Part 19, Hiding the Billionaire's Triplets. Kamusta mga kapuso? Isang kwento ng pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay ng kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng ating video, pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Alam ni Cindy na galit si David, pero sinundan pa rin niya ito. Hindi siya tanga para hindi mahulaan ang ginawa ng mga ito kanina sa silid ni Nadine. Bago pa ito makapasok sa silid ni Sydney, hinila niya na sa braso ang binata. David, gusto kong itakda ng kasal natin sa lalong madaling panahon, nang sa gayon ay matanggap na ako ni Raven bilang ikalawang ina niya. Huwag ngayon, Cindy. May mga bagay na dapat kong mas pagtuunan ng pansin. Malamig na tugon ni David dito at hindi na nag-abalang lingunin ang dalaga. Kung ang inaalala mo ay wala kang oras sa pag-asikaso o pagsama sa akin sa pag-ayos ng dapat ayusin, huwag kang mag-alala. Kami na ni Trina ang bahala doon. Giit ni Cindy. Nasa tono niya na para bang mauubusan na ng oras. Alam mong hindi tulad ng dati ang sitwasyon, Cindy. Narinig mo naman ang sinabi ni Raven kanina. What? Nakadepende na sa batang yun ngayon ang kasal nating dalawa? Lower your voice, ani David sa nagtitimping tinig dahil baka marinig ni Raven. No! Mabilis sinatak ni David sa braso si Cindy at pakaladkad na dilala sa silid nito. Ano magiging papel ko na ngayon sa buhay mo, tagapag-alaga ng anak mo, at maaaring itapon na parang basura kung hindi na kailangan? Nagpupuyo sa galit na sumbat ni Cindy sa binata. Hindi na ininda ang pamula ng braso dahil sa higpit ng pagpakahawak doon ni David kanina. You know from the start kung anong priority ko sa buhay at wala ko na ipangako sa iyo. You can stay here bilang kapamilya at walang magpapaalis sa iyo kahit hindi kita maging asawa. Awang ang bibig na napailing si Cindy. Disappointment na mababasa sa kanyang mga mata at naguulap iyon. I'm sorry, pero yan lang mayaalok ko sa iyo bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagligtas mo sa buhay ng kapatid ko. Iniwas niya ang tingin sa mga mata ni Cindy dahil ayaw niya makakita ng babaeng umiiyak. Hindi ko kailangan ng kayamanan mo, honey. Alam mo kung gaano kita kamahal. Gumaralgal na ang kanyang boses at hindi matanggap ang pagbago na naman ng isip ng binata. Hindi ko pwedeng baliwalain ang kagustuhan ni Raven. Paano naman si Sydney? Alam mong noon pa man ay gusto niya tayong makitang makasal. Umaasam na patuloy ni Cindy na pangumbinse sa binata. Kinukuha ko pa lang ang loob ni Raven kaya hindi pwede ang gusto mo mangyari. Kagawin ko ang lahat para matanggap niya ako. Huwag mo lang akong pagtapuyan sa buhay mo. Lumapit siya sa binata at niyakap ito. Marahang inalis niya ang mga brasong nakapulupot sa kanyang bewang. Please, Cindy, huwag na nating pahirapan ang sitwasyon. Nariyan ang tunay nilang ina at... Biglang tumalim ang kanyang mga matang nakatitig sa binata. Huwag kang hangal para isiping buuin ang pamilya mo kasama ang babaeng yun. Baka nakakalimutan mo na pera lamang habol niya sa iyo at ginagamit niya si Raven upang makuha ang gusto niya. Naipikit ni David ng mariin ang mga mata at pilit na winawak siya sa isipan ang nakaraan. Kung noon mabilis niyang natatanggap ang panghuhusga sa pagkataon niya din, ngayon ay may bahagi sa puso niya na ayaw tanggapin na may katotohanan ang sinasabi ni Cindy. Alam niyang hindi nagsisinungaling si Cindy o naninira lamang dahil na rin sa mga magulang niya din. Kung noon ay nagawa niyang iwan si Cindy, hindi malabong iwan niya rin kay Raven. Enough! Bahagyang tumaas ang kanyang boses at ayaw nang marinig ang ipangkasiraan ni Nadine. Natigalgal sa kinatatayuan si Cindy. At hindi agad nakahuma dahil sa pagtaas ng boses ng binata. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Kailangan ko nang asikasuhin si Raven. Pasalampak na napaupo si Cindy sa sahig na makalabas na ng silid si David. Mukhang pinagsakluban siya ng langit at lupa kahit sa pagiging talunan. Hindi, hindi maaari. Kausap ni Cindy sa sarili habang yakap ng sarili ang mga tuhod. Nasa ganoong posisyon si Cindy nang mapasukan ni Trina. Agad nitong dinaluhan ng kaibigan at inalalayang makatayo upang lumipat ng upo sa kama. Ano nangyari? Tanong ni Trina sa kaibigan habang yakap ito ng mahigpit.
Lalo lamang bumuhos ang luha sa mga mata ni Cindy habang kinukwento sa kaibigan ang mga sinabi ni David. Gusto niyang sigurin si Nadine at sakalin ito upang mawala na sa landas nila. Pero hindi niya pwede itong saktan, lalo na at nasa mansyon sila. Walang nagawa si Trina kundi ang damayan ng kaibigan at hindi ito iniwan. Maging siya ay walang maisip na pwedeng gawin para lang maikasal na ang kapatid sa kaibigan niya. Unang pinuntahan ni David ang silid ni Sydney at naisip na isama ito sa silid ng kakambal. Gusto niyang makitang magkasundo ang dalawa bago ito ilipat kay Nadine. Naabutan ni David ang anak na nanonood ng TV sa sarili nitong silid, pero mukhang wala naman sa pinapanood nito ang diwa nito. Maaari ko bang malaman kung anong iniisip ng prinsesa ko? Malambing niyang kausap dito. Mukhang nagulat pa ito na makita siya at mabilis na yumakap sa kanyang leeg. Daddy, ayaw po ba sa akin ang tunay kong ina? Malungkot niyang tanong dito dahil hindi ito gumagawa ng paraan upang makausap siya. That's not true, baby. Your mom was sick. Mahal ka niya katulad sa pagmamahal niya sa kapatid mo. Biglang nagalak si Sydney pagkarinig sa kapatid. Can I go to his room? Oo naman, kaya ako nandito para isama ka sa silid ng iyong kapatid. You had to do something para gustuhin na niyang tumira dito kasama ka, okay? He sounds selfish, pero ito lang ang isa sa naisip niyang paraan para makumbinsi si Raven na gustuhin tumira dito. Nakangiting tumango si Sydney sa ama at siya na mismo ang humila sa kamay nito palabas ng kanyang silid. Masayang pinanood ni David ang dalawang anak na mukhang komportable sa isa't isa kung mag-usap. Kuya, dito ka na po ba titira? Kapag kinasal si mommy at daddy, yes. Sagot ni Raven habang binubuo ang blocks. Natigil sa pagdampot sa blocks si Sydney at napaisip. Paano naman ang mommy ko? She wants to marry our dad also. She is not your biological mom. Huwag mong kalimutan kung anong plano. Nangunot ang noo ni David. Kahit pabulong ang sinabi ni Raven sa huli, narinig pa rin niya iyon. Lalapitan niya sana mga ito upang linawin, ngunit biglang tumayo ang dalawa. Halika, puntahan namin din si mommy sa kanyang silid. Hinila ni Raven sa kamay ang kapatid. Napasunod na lamang siya sa dalawa na mukhang hindi na siya napapansin. Pero natutuwa siya at nagkasundo agad ang mga ito. Nanatili siya sa bungad ng pintuan ng silid ni Nadine nang pumasok ang dalawa. Mommy, Sydney is here! Umayos sa pagkakasandal sa headboard si Nadine at naluluha na pinagmasda ng anak na babae. Anak, patawad ko ngayon lang tayo nagkita. Pwede ba kitang mayakap? Malambing niyang kausap sa bata habang dahang-dahang bumababa ng kama. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Sydney kay Nadine at sa ama and then sa kapatid na naghihintay sa kanyang reaksyon. Hindi pa rin niya maiwasan ang hindi magandang description na nakamulat ang ina tungkol sa babae. May karapatan siyang agawin si daddy mula sa kanya dahil siyang tunay nating ina. Bulong ng maliit na tinig sa isipan ni Sydney. At dahil wala sa paligid si Cindy, pinagbigyan ni Sydney ang sarili na makalapit sa tunay na ina. Nang ngumiti ang ama sa kanya at tumango, dahan-dahan siyang lumapit sa babae. Gusto niya ring maramdaman ang yakap nito bilang ina niya. Ngayon niya naunawaan kung bakit nasabi ng ibang tao na hindi niya kamukha ang kinikilalang ina. Tuluyang pumatak ang luha sa mga mata niya din upang gumanti ng yakap sa kanyang anak. Huwag mo na po ako iiwan. Halos madurog ang puso ni Nadine na marinig ang pakiusap ng anak. Muling naalala ang gabing iniwan na ito sa kaaway. Ang iyak nito na tumulong sa kanya upang hindi siya mahabol. Yes baby, hindi na kita iiwan. Patawarin mong mommy kung si kuya lang ang nadala niya noon dahil hindi ko kaya-kayang bitbitin ng sabay. Hayaan mo, babawi ako sa iyo. Iniwan na muna ni David ang dalawa upang magbonding. Si Raven ay sumama sa kanya at gusto niya rin itong masolo. Nang makita ni Cindy na lumabas na ng silid si Nadine, si David ay dali-dali siyang pumasok sa loob. Naabutan niya si Sydney na nakaupo sa kama at sinusuklay ni Nadine ang buhok nito. Sydney, bakit ka nakipaglapit sa babaeng yan? Sita ni Cindy sa bata. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo sa anak ko. Galit na sita ni Nadine dito. Mabilis niyang tinago sa kanyang likod ang anak nang lalapitan nito ni Cindy. Nang makita ni Cindy ang galit sa mga mata ni Nadine, biglang nagbago ang isip niya sa pagsugo dito. Hindi niya pwedeng pwersahin si Sydney na layuan ang tunay na ina nito. Nangunot ang noon ni Nadine na makita ngumiti si Cindy at naging mahinahon.
Kinutuban siya ng hindi maganda sa kung anong laman ng isip nito ngayon. Sydney, baby, pwede bang iwan mo muna kami? Malambing na kausap ni Cindy sa bata. Kung may sasabihin ka, magsalita ka na. Hindi mo na kailangang palabasin ang bata. Kontra ni Nadine dito. Bata pa siya, para hayaan mo marinig ang sasabihin ko sa'yo. Ilang sandali mo nang naisip si Nadine bago nagpa siyang lumayo sa anak. Malaki ang silid at tumistan siya lamang sila sa bata upang hindi nito marinig ang kung anumang pag-uusapan nila. Hinayaan niya nakabukas ang TV upang doon matuon ang atensyon ni Sydney. Now, speak! Naiinip niyang utos kay Cindy. Gusto kong gumawa ka ng paraan para pakasalan ako ni David. Ganyan ka na ba talaga kadesperada? Tumawa siya na nakakainsulto. Pero hindi man lang napikon sa kanya si Cindy, na natili itong kalmado at mukhang malaki ang tiwala nito sa sarili na susunod siya sa utos nito. Wala kang ibang choice kundi sundin ang gusto ko. Tinaasan niya ito ng kilay. Ano naman sa tingin mo ang dahilan para sundin ko ang utos mo? Nanghahamon niyang tanong kay Cindy. Alam mo kung sino ang kasama ni Corazon at hawak ko siya ngayon. Napangisi si Cindy nang biglang nabura ang ngiti sa labi ni Nadine at biglang nagbago ang kulay ng mukha nito. Hindi ko alam kung sinong tinutukoy mo. Pilit na pinakalma ni Nadine sa sarili upang maniwala si Cindy na wala siyang maalala. Alam niya kung anong tinutumbok nito at hindi niya hahayaang gagamitin nito ang kahinaan niya upang mapasunod. Kung sila na paniwala mong may amnesia ka, ako ay hindi, Nadine. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Kung gusto mo siyang makita ng buhay, susundin mo ang gusto ko. Hayop ka! Nasaan siya? Hindi na napigilan ni Nadine ang bugso ng damdamin. Nagkaroon ng tunog ang tawa ni Cindy dahil sa nakikitang galit sa mukha ni Nadine. Makikita mo lamang siya kapag kinasal na kami ni David, kaya kung gusto mo na siyang makita, madaliin mo ang kasal namin. Ang sama mo talaga. Darating din ang araw na pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin, lalo na sa mga anak ko. Sa halip na kabahan, lalo lamang natuwa si Cindy kay Nadine. Para lang itong galitin ay pinakita niya dito ang larawan ni Natasha na hawak ng kanyang tauhan sa kamay. Ang kuha sa larawan ay unang araw na pagkatagpo sa mga ito. Umiiyak ang bata at nagpupumiglas upang makawala sa pagkakahawak ng tauhan nila ni Lando. Walang nagawa si Nadine kundi ang umiyak, lalo na nang sumama si Cindy kay Cindy paglabas nito ng silid. Tiyak na natatakot ngayon ang isa pang anak na hawak ng babae. Natuwa siya at buhay nga ito at kahuwig ni Sydney. Pero natatakot siya na baka saktan nito ni Cindy kapag hindi nasunod ang gusto nito. Muling nanibago si David sa pinapakitang ugali sa kanya ni Nadine nang muling makaharap ito. Hindi niya alam kung bakit galit na naman ito at alam niyang umiyak ito. Ayaw din siyang kausapin at tangay ang abuela niya ang kinakausap lang nito. Hindi mo na kami kailangang ihatid at may susundo sa amin. Patuloy sa malamig na pakitungo sa binata si Nadine. Naiinis siya sa binata at dito isinisisi ang lahat kung bakit nagkawatak-watak ang mga anak niya. Naiinis din siya dahil hindi niya magawang itulak ito kay Cindy at pakasalan upang makita na ang anak. May bahagi sa puso niya ang tumututol na hindi niya nagugustuhan. Napaaga ang uwi nila ni Raven dahil dumating na si Joven. Kailangan niya rin ng payo ng ama-amahan tungkol sa kondisyon na binigay ni Cindy. Tatawagan ko si Mang Ben para hindi siya mapagod sa pagsundo sa inyo. Hindi siyang magsusundo sa amin. Pagmamatigas pa rin ni Nadine sa binata. Pwede naman na ito maghatid sa kanila kung gugustuhin niya. Ngunit ayaw niya. Igigiit pa sana ni David ang kagustuhan. Ngunit pumasok ang katulong sa sala at kasunod ito ang lalaki. Daddy Joven! Sabik na tumakbo si Raven palapit sa lalaking bagong dating. Naningkit ang mga mata ni David at nilukob ng selos ang buo niyang pagkatao dahil sa nakikitang pagmamahal ng anak sa lalaki. Pakiramdam ni Nadine, biglang sumikip ang paligid na magharap na ang dalawang lalaki na naghahagawan sa atensyon ni Raven. Lalo siyang nakaramdam ng awkwardness nang lumapit sa kanya si Joven at niyakap siya na mahigpit. Mula sa kanyang likuran, ramdam niya nakakamatay na tingin ni David sa kanila. Pumayat ka yata! Abala si Joven sa pagsuri sa mukha ng dalaga at sinadyang huwag pansinin ang may-ari ng bahay. Nagsakit-sakit siya pero hindi ko pinabayaan ang kanyang kalusugan. Anang baritonong tinig mula sa likod ni Nadine. Oh, sorry, nariyan ka pala. Nice to meet you again, Mr. Valdesco.
Malumanay na bati ni Joven sa lalaki. Nanatiling madilim ang aura ng mukha ni David habang inaalala sa isipan kung saan sila unang nagkakilala ng lalaki. Hindi naglaon, naaalala niya ang isang event. Hindi niya yun makalimutan dahil ang kasama nitong babae ay hayagan ng pagpapakita ng paggusto sa kanya noon. Salamat sa pagtanggap sa kanila dito at sa pag-alaga. Seryoso si Joven at sa nakikita ni David, wala siyang dapat ikaselos dito. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil pinunan mong obligasyon ko nung wala pa ako sa buhay nila. Hindi na iba ang turing ko kay Nadine at kay Raven, kaya umaasa ako na may improvement sa magiging relasyon ninyo. Makahulog ang turing ni Joven habang ay ginagala ang tingin sa paligid. Kanina pa niya nararamdaman may nagmamastid sa kanya ng palihim. Mabilis na umalis sa pinagkublihan si Cindy at lumapit na sa dalawang binata. Biglang natuwa siya sa biglang pagsulpot ng lalaki. Halatang may special na pagtingin ito kay Nadine. Napatitig si Joven sa mukha ng babaeng alam niyang si Cindy. Maganda ito at mukhang mabait ang aura ng mukha. Kung hindi niya lang alam ang tunay na kulay ng budhi nito, tiyak na mapapahanga siya sa taglay nitong panlabas na anyo. Mabilis na kumapit si Cindy sa braso ni David at ngumiti sa kanilang panauhin. Ikinagagala kong makilala ka at nagpapasalamat na rin sa pagdulong sa kaibigan ko. Gumanti siya ng ngiti sa babae at nakipagkamay dito bago inakbayan si Nadine. Well, noon pa man ay ginagawa ko ng lahat upang matulungan siya at natutuwa ko dahil nakilala na niya ang mga taong naging parte ng kanyang nakaraan. Umaasa ko na mahuli na rin ang taong nasa likod ng lahat ng kanyang paghihirap. Yan din ang gusto naming mangyari, kaya tinutulungan ko si Nadine na makaalala. Lumipat ang tingin ni Cindy sa dating kaibigan at gumiti din ito na makahulugan. Mabilis iniwas si Nadine ang tingin dito. Ayaw niya makipagplastikan kay Cindy para lang matuwa ito sa kanya. Ayaw na niyang tumagal pa sa harapan ng mga ito, kaya siya na mismo ang nag-aya kay Joven na umalis na. Walang ingat na inalis si David ang kamay ni Cindy na nakakapit sa kanyang braso nang wala na si Nadine. Mainit pa rin ang kanyang ulo, lalo na sa isiping magkasama sa iisang bubong sina Joven at Nadine. Pagdating ng bahay, muling umiyak si Nadine sa balikat ni Joven. Alam niyang nagpapanggap lamang ako na may sakit. Huwag ka nang umiyak, mababawi din natin ang anak mo sa mga kamay niya. Ang dapat mong gawin sa ngayon, pagbigyan ng gusto niya. Kausapin mo si David at kumbinsihin na pakasalanan nito ang babaeng yun. Sumang-ayon si Ben sa payo ng anak kay Nadine. Kailangan nitong makipag-deal kay Cindy upang mahanap na nilang isa pang bata. Ilang beses na nag-isip si Nadine ng gabing iyon. Hindi agad siya nakatulog dahil sa pag-alala kay Natasha at sa kakaisip kung paano makukumbinsi si David na pakasalan si Cindy. Kinabukasan sa opisina, naging mainitin ang ulo ni David. Wala pa si Nadine at alam niyang si Joven ang papalit sa pwesto nito. Nako miss, mabuti naman at dumating na kayo. Kanina pumailit ang ulo ni Sir David. Pabati ni Andrea kay Nadine pagkakita dito. Matipid lang ng ngiti ang tinugon ni Nadine sa dalaga bago kumatok sa opisina ni David. Nang walang sunasagot, sinilip niya ang ulo sa nakaawang na pinto bago tuluyang pumasok. Nagkalat ang ilan sa papeles sa lamesa nito at sa lubong ang mga kilay habang nakatitig sa computer. Alam niyang iba na ang tingin sa kanya ng lahat ng naroon at mabuti lang abala mga ito sa kani-kanilang trabaho. What do you want? Malamig na tanong ni David kay Nadine. Kahit hindi tinitingnan kung sino ang pumasok, alam niyang ang dalaga iyon. Hindi niya inaasahan ang pagdating nito, kaya alam niyang may importante itong pakay sa kanya. Sinara muna ni Nadine ang pintuan bago marahan ang hakbang na lumapit sa binata. We need to talk. If you want to insist about the project, it's a no. Matigas niyang tugon dito at nanatiling nakatutok ang mga mata sa computer. Marahang napabuga ng hangin sa bibig si Nadine. Kahapon pa nila pinagtatalunan ang tungkol sa paglipat niya ng project kay Joven, pero ayaw pumayag ng binata. Gusto nito na siya pa rin ang hahawak noon at ang tanging pamamahala sa shareholder ang mapapasakamay ni Joven. Hindi tungkol dyan ang pag-uusapan natin. Sakalang nagtaas ng tingin si David at direktang tumingin niyon sa dalaga. Pakiramdam ni Nadine, nanunood sa kanyang kaibuturan ang mapang-arok na tingin sa kanya ng binata. Napasunod ang tingin niya sa katawan nito nang tumayo ito at humarap sa binata. Kung hindi naman yan importante, huwag mo nang ituloy dahil marami pa akong trabahong kailangan tapusin. Napalunok muna ng sariling naway si Nadine bago nagsalita. Tungkol sa inyo ni Cindy.
Nakakunot ang noon ni David na nilingon si Nadine. Pinukol niya ito ng nagtatanong na tingin upang ipagpatuloy nito kung anong gustong sabihin. Alam ko na malaking epekto sa relasyon niyo ni Cindy ang pagtutol ni Raven sa inyong kasal. Kaya kakausapin ko ang mga bata at palinimanagan upang matuloy na ang kasal ninyo ni Cindy. Anong kapalit itong gagawin mo para kay Cindy? Matiim ang mga titig niya sa dalaga at nagangalit ang mga ngipin. Gusto mong tulungan si Cindy na may kasal sa akin mula nang malaman mong hindi kayo blood related ni Joven? Nabigla si Nadine sa mga sinabi ni David. Hindi niya alam kung saan nakuha ng binata ang ganoong idea. Bigla siyang nakaramdam ng kaba nang tumalim ang tingin ito sa kanya na para bang napakalaking crime ang kanyang nagawa. Napaurong siya ng hakbang nang lumapit ito sa kanya. Ang akala mo ba ganun mo ako kadaling itapon palabas sa buhay mo? Eh hindi yan ang ibig kong sabihin. Ayoko lamang na maging hadlang sa kaligayahan ng iba. Kung inaakala mo, may karapatan ka kay Raven. Hindi ko inaalisin sa'yo. At sa tingin mo, si Raven lang ang dahilan kung bakit pinuputol ko na ang namang relasyon sa pagitan namin ni Cindy? Nakangisi ngunit nagdadala ng panganib ang mga tingin nito. Mabilis na umikot si Nadine sa lamesa upang hindi siya ma-corner ng binata. Para itong galit na tigre ngayon na gusto siyang dakmain. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Trina sa kanya na hindi siya basta pakakawalan ng binata dahil sa kanyang katawan. Nasaktan siya sa isiping yon at kailangan na niyang putulin ang kahibangan ng lalaki sa kanya. Sinabi ko na sa iyo dati pa at uulitin ko ngayon. You are mine at lahat ng pag-aari ko hindi pwedeng angkinin o hawakan ni numan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Nadine at nakaramdam ng inis. Kahit kailan ay hindi mo ako pag-aari. Anak lamang nag-uugnay sa atin at hindi kasama ang katawan ko. We'll see. Inilang hakbang lamang ni David ang pagitan nila ng dalaga at pahaklit na hinuli ito sa bewang. Nakakalimot ang isip mo, pero hindi ang iyong katawan. Sa halip na manghina dahil sa yakap ng binata, lalo lamang nainis si Nadine. So, naniniwala ka sa korazon na yon na mahal kita? Inubos niya ang kanyang lakas sa pagtulak sa binata, ngunit tila bakal ang mga braso nitong nakapulupot sa kanyang katawan. Hindi nga ba? Ano ba? Pilit na pinatili ni Nadine ang katinuan sa isipan upang labanan ng lalaki. Let me go! Nagpumiglas pa rin siya mula sa mahigpit nitong yakap. Lalo lamang niyakap na mahigpit ni David ang dalaga sa isiping mas gusto na nito si Joven. Kung kinakailangan magkaroon ulit sila ng anak, ay muli niyang gagawin para mawalang ibang lalaki na ang magtatangkang agawin ito sa kanya. Selfish na kung selfish, pero wala nang ibang mahalaga sa kanya ngayon kundi ito at ang anak nila. At dito na po nagtatapos ang part 19 ng aking kwento. Samahan niyo po ako muli sa part 20 ng Hiding the Billionaire's Triplets. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.